Nag-viral kamakailan ang larawan ng isang PWD student na nagtitinda sa isang convenience store sa Binangonan, Rizal. Bukod sa kanyang kapansanan, may mas mabigat na dahilan pa pala kung bakit siya nagtitinda sa kabila ng kanyang kondisyon. Kung ano ang aming nadiskubre, narito at inyo pong panoorin. Kamakailan nag-viral sa social media ang larawan ng estudyante na nagtitinda sa isang convenience store. At base sa post kapansin-pansin ng karatula na ito, kung saan mababasa ang pangyayengganyo ng estudyante na bumili ng kanyang paninda para siya ay may pambaon. Kaya naman ang concerned netizen, mabilis na naisip na i-post ito sa Facebook at humingi ng suporta para sa nasabing estudyante. Hindi lang dahil viral, pero alam namin na kailangan ng estudyanteng nasa viral post ang responde ng programa. Dito na kami nagsimulang magtanong para mahanap ang aming target. Ilang netizen ang nagturo kung saan siya madalas makikita. Hanggang sa may nakapagbigay sa amin ng kanyang Facebook account. Siya si Casey Gail Angeles, 22 taong gulang. Agad kaming nakipag-ugnayan sa kanya at sa kanyang guro upang siya ay ating mabisita. Dito na rin namin nalaman na si Casey ay isa palang PWD o Person with Disability. Sa Guro Nacion Foundation Incorporated National High School, sa Binangonan, Rizal namin natagpuan si Casey kung saan siya kasalukuyang nag-aaral. Kapansin-pansin na hirap siya sa paglalakad at may karamdaman din ang kanyang kamay. Meron din siyang speech and language defect, kaya kung hindi ka sanay ay hindi mo maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Dito na naikwento ni Casey ang dahilan kung bakit siya nagtitinda sa kabila ng kanyang kalagayan. Nung bata pa natitinda na o dahil po ano-ano may balitin may balit sambo may mana gulat nung sinisita o nilibibigan o ananas pabilis dada nilatay pambaan nung Raya ilo-lo at ilatatabaho sa amin Nanon na ito nan Wala na ang natatabaho sa amin Wala na isipano Matinda na nun kahit alaw ko. At dahil iniiwan na sila ng kanilang mga magulang, tanging lolo't lola na lamang nila ang kanilang kasama sa buhay. May pamilya na daw po yung papa niya, tapos yung mama niya, kwento niya po, pumupunta-punta lang dun sa bahay. Ang kanyang kita, hinahati niya sa kanyang baon, puhunan, at nagbibigay din siya para sa pangangailangan ng kanilang bahay. Umaabot ng panandin ay lola panandin ang malaki na bibindan ko si lola panandin at maliit mala at Na aalan din po ako. Wala naman ako aasahan sa iba tao. Alam ko po man hilit kasi hindi po kami
si Nono at si Lola Manili. Si Lola at kami matabaw at umasa sa iba. Si Teacher Joanna naman naging malapit kay Casey sa pool ng maging estudyante niya ito. Sa pansin ko lang siya, nasa unahan kasi siya. So, kinausap ko siya, tapos napansin ko nga iba yung pagsasalita niya. So, tahimik kasi siya eh. So, para ma-feel niya na hindi siya iba, kinakausap ko siya. Nasakita ko nga may tinda siya. At dinala ko siya sa faculty, niyaya ko yung mga co-teacher ko na bumili ng tinda niya. So, yun, nagkakwentuhan kami dun. So, lagi ko nga siyang kakwento kasi pinapakinggan ko yung mga ano niya, yung kwento niya, ng buhay niya. So, kaya kami naging malapit. Isang guro naman ang nakapagsabi na mag-isang nag-enroll ang dalaga sa kanilang paaralan dahil sa kagustuhan itong mag-aral. Nakita ko yung urge niya para pumasok kasi hindi siya tinatanggap sa ibang school dahil wala daw siyang guardian na kasama. Eh, sa pangulit niya sa akin, iyak nang iyak tuwing pumupunta. Sinama ko na dito sa para matingnan-tingnan ko kung meron siya magkakaroon ng problema or kung ano man ang kailangan, eh, pwede kong tugunan. Nakilala din namin ang kanyang lola na nag-aalaga sa kanilang magkakapatid. At ayon kay Nanay Alma, hindi nila alam kung ano ang naging sakit ni Casey. Pinuha ko siya nung isang taon, apat na buwan. Tapos nagkasakit siya, kaya nagkaganyan yung napilay siya. Wala na akong masabi ng doktor. Basta natarangkaso lang siya, tapos nung inilabas namin, ganyan na siya. Dagdag pa niya, kusang loob talaga ni Casey na magtinda. Siya may gusto. Kasi gusto niya makatulong. Kasi yung lolo niya, stroke na. Kaya wala na naghahanap boy sa amin. Siya nagtitinda tayo, sabi niya. At matapos niyang mag-viral sa social media, maraming mga tao na rin na nag-alok ng tulong sa kanya. Kaya tinanong namin si Casey kung anong responde ang nais niyang matanggap. Pero hindi namin inaasahan ang kanyang naging sagot. Hindi ang nandito matabaw ng atin. Ayaw din umataya iba sa gusto ko nun lumalaban ng patat. Ano ba pagkiba dito ako? Maalalan ako sa iba. Ayaw niya kasi talaga na yung kinakaawaan siya. Kasi minsan, yung nag-viral siya doon, parang may mga nag-reach out din sa akin. Kasi minsan ako yung na-mention. Kasi may mga old students, former students, ang gustong tumulong. Kasi yung iba magpapa-gcash daw. Sabi niya, ayaw niya daw. So gusto niya talaga magtitinda siya. Pinatatrabahuhan. Matapos ang aming pakipagkwentuhan kay Casey, mas lalo pa kaming humanga sa kanya. Kaya't sa kabila nito, tuloy ang pag-responde ng programa kay Casey. Sinamahan namin siya sa bayan kung saan madalas siyang mamili ng kanyang mga paninda. Pero ang hindi niya alam, sagot na natin ang kanyang mga bibilhin sa araw nito. Inihatid din namin ang dalaga sa kanilang bahay. Maya-maya pa, pinasok na natin ang isa pang sorpresa kay Casey. Ito lang para sa inyo. Ano? Pito na kaming grocery para sa inyo. Ano?
Hindi naman maitago ni Casey ang kanyang kaligayahan sa kanilang natanggap. Thank you po. Sabi na siya. Naiiyak ako. Masaya na siya. May kape. Marami sa atin ang madalas na nagre-reklamo kapag tayo'y nahihirapan sa buhay. Ngunit si Casey sa halip na panghinaan ng loob, lalo pa siyang naging matatag at determinado. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi ito naging hadlang para kumayod, mag-aral at magkaroon ng magandang pananaw na abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Karapat-dapat lang na siya ay ating respondihan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.